Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Umuulan ng gabi. Umuulan ng gabing yon. Abala si Dana sa paglilinis ng kanyang bahay. Araw yon ng Linggo. Siya lang ang naiwan ng mga oras na yun dahil ang kanyang mga kapatid ay may mga school activities at ang kanyang magulang at ang ng kanyang ama't ina ay nagpunta sa kabayanan upang bumili ng kanilang makakain. Habang naglilinis si Dana, may narinig siyang kaluskos sa kanilang itaas na palapag. Kaluskos ng tila naglalakad. Naglalakad na malakas ang hakbang. Agad ay napatigil sa pagwawalis si Dana. Iba-iba ang pumasok sa isip niya. Maaring medyo nahihiwagaan siya na baka namamalik mata siya o kaya baka isip lang niya yun. Pero naulit muli ito sa pangalawang pagkakataon, ito ay malakas na. Iyabag na malalakas ang narinig niya mula sa ikalawang palapag. Kahit nakadarama siya ng kilakbot ng mga sandaling iyon, pinili pa rin niya ang umakyat sa itaas. Habang paakyat siya sa itaas, narinig niya ang tila mga nagtatawanan sa kanyang kwarto. Nagtatawanan na maingay ng mga babae at lalaki. Hindi siya mapakali at nagtataka rin din siya. Bakit siya nakakarinig ng mga ingay na ganoon. Agad na lumapit siya at binuksan ng mabilis at binulaga ang pagbukas ng pito. Ngunit wala siyang narinig kundi katahimikan. Tahimik ang kanyang kwarto at wala itong ni kahit anumang dumi sa paligid na parang mayroong gulo. Kinilabutan si Dana. Agad siyang tumakbo pababa. Habang pababa, tila narinig ng tumawa ito ng malalakas. Lalo siyang natakot at tumakbo siya palabas ang kanilang bahay. Habang palabas ang kanilang bahay, ay nakakaramdam siya na tila lumalabas na ang mga ito. Nang makalabas siya ng bahay na yon, huminga siya ng malalim dahil sa sobrang kilakpot at kaba. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang mga mata, sa kanyang mukha. Napatingala siya sa itaas. Nakita niya ang isang tila grupo ng mga tao sa taas ng kanilang bintana, nakatungaw sa kanya. Doon, kinilabutan siya at hinintay ang kanyang mga magulang at kapatid sa pag-uwi sa labas ng kanilang bahay.